Pwede. Pwedeng makahingi ng tubig. Pero saan ka kuya? Bago ka lang dito? Opo. Oo. Naligaw lang ako dito. Kuha ka ng tubig si kuya. Naligaw lang ako dito. Ha? Nagkain ka na. Nagkain na? Makahingi ako dyan kanina sa may ano. Tubig lang. Nauuhaw na ako ay. Sige po ang mayroon po yung time. Tuloy ka maingi ito. Kanina pa kasi ako uhaw na uhaw. Wait lang kuya, ang tagal ng tubig ay. Dalihan mo, uhaw na si kuya. Sige kuya oh. Hey, thank you. Salamat. Magkain kuya, hindi na po. Hindi na. Busog pa ako. Sorry po kayo. Wala po kaya ng mama na sa bahay po. Okay lang. Salamat. Ano yan? Anak mo? Kapatid mo? Kapatid ko lang, kuya. Wala, ako lang. May humahabol sa akin ay, kaya... May. Hindi naman na siguro nila ako masusundan dito. Hirap din. Mama! Ito yung bahay nyo? Hindi po. Doon po eh. Bahay namin. Dito lang po kami nag-pupislot. Pawid-pawid po. Para po malapit sa ano, kalusada at pag mali-liber po baga ng pari. Ito lang po ang hanap buhay namin dito. Ano pangalan mo kuya? Ako si, ano, Bram. Naligaw ka dito kuya. Oo, may humahabol sa akin ay. Mga ano kuya? Nahabol ako ng pulis. Hindi. Tumakas kasi ako sa kulungan. Kailan na kuya? Kahapon pa. Hindi yan kuya. Baka mahanap ka nun. Dito ka maaanong hanap. Hindi. Hindi naman na siguro ako masusundan dito. Malayo na ito ay. Hirap kasi. Nanghingi ng tubig si kuya. Hirap ka. Hirap kasi doon sa kulungan. Matutik ka na dadapin doon kuya. Oo nga eh. Gutom nga doon kaya tumakas na ako. Pasok na ako kuya. Sige. Nanghingi lang ako ate ng tubig. Kaya nabigyan mo na ito tubig. Ano po kuya yung sinasabi mo nga ulit sa anak ko? Nanghingi lang ako. Kaya pagod na ako ay may humahabol kasi sa akin. Sino po? Nahabol ako ng pulis. Pulis? Mm-hmm. Kuya, huwag ka po magtagal dito. Nakakatakot po. Galing lang po din kahapon dito ng mga militar sa ano dito lang po sa amin. Baka po madamay pa kami. Hindi na po kuya, mag-alis ka na po. Baka madamay kami ay nahirap na po. Makikipahinga lang ako ng ano, mga ilang oras lang. Pagod na ako ay kahapon pa kami nag-ano. Kahapon pa ako hinahabol. Kuya, mag-alis ka na po at mahirap na po. Kakatakot po dito ay ang mga nabaga po, militar ngayon ay balik-balik. Baka po ma-anuhan ka dito, mahuli. Yung nga po, siguro nga may hinahanap sila. Kuya, baka ikaw na yun. Kakatakot po kuya, mag-alis ka na po. Maya-maya lang ate, gawa ng sobrang pagod ko pa ay.
Tsaka sobra uha ko na. Grabe nga tinakbo ko doon sa ano. Saan ka po ba ang galing ko yan? Diyan sa ano, sa police station. Eh, tumalon lang ako doon sa mobile car. Kaya nakatakas ako. Hirap yan po yan. Matakot po nga niya kasi. Nga po ay. Nakatakot ako dito sa lugar namin at ang mga ano nga po, yung mga militar ay hindi lang po sa kasintruhan na napunta. Dito na rin po na so ano na rin po sa mga sulok-sulok. Napunta na rin. Mm-hmm. Nakaraan pong buwan, galing lang din po ang mga pulis dito. Diyan po sa sentro, nagpunta. Mm-hmm. Kaya po, pwede ka po dito pwedeng mag-stay at kakatakot po, baka pumadamay kami. Mm-hmm. Hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako masamang tao. Ano lang, nakikipahinga lang ako. At nung kanina, inabutan ako ng ulan dun sa ano, ay basang-basa ako ay... Pero counting oras lang po, kuya, at hindi ka po talaga pwedeng magtagal dito sa lugar po namin. At ang ano po talaga ay paano-ano lang po ay bigla na lang baga po natin po. Nakakatakot baga po. Baka kami madamay pa. Pwede ka ba nakulong? Ay, ano po? Pagbuntangan lang ako nagnakaw ng manok ng kapitbahay namin, pero di naman po talaga ako nagnakaw. Lang, nasa dahilan na sinasara. Opo, yun lang po. Napagbintangan lang ako na ano, nagnakaw ng manok. Ba't ka tumakas? Ay, wala pong pagkain doon sa bilangguan ay walang ano, gutom. Tsaka binubugbog po ako ng mga ano doon, mga preso. Kaya tumakas na lang po ako. Kala ko ba libre ang pagkain sa kulungan? Opo, minsan. Pero minsan po ay ano, hinahatid ng ano, ng pamilya. Kaya nga lang po walang naghahatid sa akin. Ay. Si kuya, huwag ka magtagal po dito, kuya. At talagang medyo delikado na rin po dito sa lugar namin, ay. Opo. Hindi na po dito sa amin. Katulad dati. Ayun, nakakatakot na. Kahit pulis, nakakarating na din dito sa amin. Baka na, anong ka pa, matunugan ka pa nila na naandito ka. Wala kami kuya ditong kasama. Kaya di ka po pwedeng magtagal dito. Ano lang po, mapahinga lang po ako. Ano lang po ay, talagang pagod na ako ay. Kasama man po sana kami ng lalaki. Kaya lang, napapagumot naman po yung asawa ko at ganun nga, di na siya makakita. Kami lang kuya ditong mag-iina sa ano, bahay namin. Wala po ba ditong ano, pwedeng masilungan man lang? Mapalipasan ko ng ano, gabi. Naman pong ano natin, kira naman pag nag-ulan po ito na, babasa kami dito sa bahay na ito. Ganun din naman po sa bahay namin, pag nag-ulan, ulan din ang loob. Kaya di ka po kaya nakakatuloy sa amin, lalo naman wala kaming kasama. Kapag sa aming lalaki po yan. Ako kaya magtagal dito kuya ha at baka po tayo ay maanuhan. Tapos ko talaga ng ano na ngayon, panahon. Maalis din po ako mamaya. Mamaya lang talaga sobrang pagod ko lang. Ito kuya, pero huwag ako yung pagod dito po ng gabi ha. Kahit sana ano, kahit sana medyo gabi-gabihin ako para paglabas ko dyan ay hindi ako makita. Wala naman akong gagawing masama. Kami ibang nakakatulog kapit itong bahay namin. Huwag po kayong mag-alala, di naman ako masama.
Talaga lang po napagbintangan ako ay hindi naman po ako nagnakaw ng manok. Ba! Patapin mo nga ito yung tao na ito na o. Ba! Ito dito. Patapin mo siya. Patapin mo siya ma. Itutuloy daw. Sino po kayo? Haram po ang pangalan ko. Taga saan po kayo? Taga Pananganiban po. Ay, nakulog po ako at ano, ay pinagbintangan ako, nagnakaw ng manok. Ay, tumakas po ako sa kulungan. Hinabol ako ng mga pulis. Kaya nakarating ako rito. Ay, baka po makita kayo ng mga ano dito. May makapagsabi pong nandito kayo sa amin. Madamay po kami. Palagay ko naman po wala naman nakasunod sa akin. Balik-balik dito sa atin gabi na, kulupot na lang. Nahirap po, baka po kami madamay sa ano. Papalipas lang po ako pag dilim, maalis din po ako. Para hindi lang po ako makita dyan sa labasan. Baka po pwede kung anong po maaari po, alas na muna po kayo. At baka may makapansin sa inyo ay madadamay po kami. Kawawa naman po yung mag-ina po. Wala pati kung kasama yan dito. Ano. Hindi man po ako masamang tao. Napagbintangan lang po talaga ako. Mahirap ay pag yung napapagbintangan po. Pati kung nagpapatuloy napapadamay. Alis din po ako maya maya. Basta mapapadilim lang po ako. Konting oras lang, pagod lang po ako. Ay kahapon pa po ako takbo ng takbo. Buti nga po yung nadaan ako dun kanina, pinakain ako. Eh basta po ba, pag ano po, sigurado niyo pong alis kayo. At nahirap po kami kung madadamay po kami. Ay kawawa po yung mag-iina. Opo, oo, alis po ako. Nga ano lang po, pag dilim-dilim, maalis na din ako para walang makakita sa akin. Kuya, pwede po, parang awa nyo naman na po. Kung po pwede po, umalis na po kayo. Oo, mamaya-maya lang ate. Ano? Kasi pati po ako natatakot na din. At siyempre po, oh, alam nyo naman po ang sitwasyon namin dito sa bundok. Marami pong militar. Maya-maya lang po, ano lang, makikiusap lang po ako, makipahipahinga dito. Basta po pagka nagdilim, aalis na ako para ano po, dilima po kayo madadamay. Pagdilim lang po. Matatakot po kasi ako kuya ay pati po yung mag-iina. Pag ano po, paano naman po yung pag kami po ay nadamay, paano po? Kikiusap naman po ako. Natatakot po ako ay. Gabi na pati po kuya. Mga ilang ano pa, ate, mga ilang oras pa. Mga isang oras pa, makapahinga lang ako ng maayos. Mga isang oras pa, maalis na din ako po, mga isang oras lang. Ang hirap po kasi kuya talaga ay. Matatakot po kami. Ano po? Pagka ano po may dumating na pulis, magtatago naman agad ako. Kasi po pag hindi baga po kilala, mahirap po basta magpapatuloy po sa ganitong lugar po namin. Ang hirap na po magtiwala kuya, nasa bundok pati po kami. Pangako naman po, wala naman po akong gagawing masama. Ano lang, makaipon lang po ako ng lakas ba? Para makaglakad uli. So talaga pong ano ay pagod na pagod na. Ano po, hindi po kayo umalis. Napipilitan po ako magtawag sa barangay. I-report ko po kayo. Oo, huwag naman po. Ano, mahalis na din po ako. Maawa naman kayo, mga isang oras lang.
mga babae lang pati po yung ditong nato na yun, oh. Wala po silang kasamang lalaki. Talagang hindi po kayo maalis dito. Mapipilitan po ako magpatawag sa barangay. Gumagabi na po. Dalia, pumunta ka nga doon. Oh. May kapitan at ipatawag ito. May sabihin, may tao ditong takas na bilanggo na ito na ituloy sa atin. Nay, ano po? Prank lang po, Nay. Prank lang. Hindi ko ako, ano, hindi ko ako takas. Kung hindi takas, sabi mo takas ka sa bilangguan. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi. Hindi po ako takas, Nay. Ano po kami, social media experiment lang po kami, nagbablog po kami. Yun ang sabi mo dito, ay, siyempre, yun ang papaniwalaan namin. Pasensya na po, Nay. Ang totoo po talaga, nagbablog po kami, nandun po yung nagkakamera ko, ayun po. Ay, hindi mo ba alam? Grabe ang takot namin. Nanginginig na nga ako. Natakot. Pasensya na po, Nay. Pasensya na po. Ano po, nagbablog po kami. Nag-social media experiment po kami kayo ng experiment po. Ito po sinaaki talaga yung takay namin. Nakapagtabi po na ngayon kalagayan mo sa amin. Kaya si, ano po ba siya? Anak po yan. Ito po si Ate Pakay namin. Magdala po kaming bigas tsaka grocery nandun po sa labas. Pasensya na po. Natatakot kaya ako ay. Alam mo ay wala po tumakot ka na ano sa amin. Pasensya na po, Nay. Pasensya na. Meron po talaga ako. Yung po yung nagkakamera sa akin. Yung naati po yung binisita namin. Takot kaya ako sa tao. Ay, pasensya na po. Pasensya na. Takot sa tao at pagalit sa mundo ay. Oo. Mga kaibigan, ito si nanay. Ano po pangalan mo? Lolita. Ito si nanay Lolita. Saka po si nanay. Pasensya na po ako. Matakot namin kayo. Hindi po ako takas sa bilangguan. Ako po ay vlogger. Isang charity vlogger. Na nakapagsabi po sa akin dito sa kalagayan ni nanay na yung asawa nga daw niya bulag. Tapos, kakapanganak lang daw niya. Nagpipinda siya ng isda. Ay upo at wala naman pong anak buhay. Wala man din po akong may tutulong at isa lang din po akong solo parent na. Upo. Ilan po ang anak mo ate? Anim ang anak niyan. Ang totoo po niyan, ang nag-message po sa atin na tulungan sila yung kanyang anak na nag-aaral. Wala po siya dito ngayon, nasa siya? Nasa school po. Oo, yun po yung nagsabi sa amin ng kalagayan. Yung hingi nga siya ng tulong. Gawa nga nang ang sabi po niya, naawa na nga daw siya dito kay mama niya. Gawa ng bagong panganak pa lang. O, ilang buwan na po? Dalawang buwan po ay nagtitinda na ng isda. At wala naman pong hanap buhay, yung ama po ay bulag. Yun po yung sabi ng anak ni ate na i-message sa amin. Kaya po nagpunta kami dito. Ang naisipan po namin gawan kayo ng social media experiment ng prank. Ayan. Kaya pasensya na po kayo kung kami ay natakot namin kayo. Bulag po ang tatay niyan ay. Mabata na yan. Hindi nakakapaghanap buhay. Kaya napipilitan yung inang maghanap at wala naman. Ako naman po, wala ding maitutulong at wala man din po sa akin naghahanap. Kasi yung pong nag-message sa amin, ang sabi niya sa amin, nangunguha daw siya ng pawid. Opo. Oo. Yun daw yung nagiging trabaho niya. Ang gawa po noon, makakuha ng sasa, kawayan, siya po ang nag-aano niyan, magtahi-tahi. Para po may pambigas-bigas sila. Ayan, napakabait po nung anak ni ate. Ano nga po pangalan niyo? Marjorie po. Ate Marjorie. Kasi siya po yung talaga lumapit sa atin. Kasi sobrang awa na daw po niya dito sa nanay niya. Dahil kapag kapanganak na daw po, nagtitinda na at saka nagpapawid. Para lang may pambili ng bigas. Po at kawawa talaga po ang kalagayan nila. Pang baon din sa school. Kaya sila po yung napili namin. Kukunin ko lang po yung bigas dun sa nandun sa labas. Ito po na yung dala namin.
grocery ito. Mga bigas. Galing po yan sa The Golden Heart Group. Ang halaga po nito ay nasa 3,000. Itong ano, itong grocery. Halagang, magkano nga ito lang? 1,700. Maraming salamat po kuya at malaking tulong po yan para po sa mag-iina. Ayan. Galing po ito sa The Golden Heart Group. Si ate, yung ano mo po yung panganay mo po na anak yung nadapin namin? Opo, si Subayin po. Natakot na po pumasok na doon nung marinig na takas ako sa kaulungan. Yay! Kaya hindi na po. Iba po yung nag-message sa atin, yung pangalawa niya. Yung pangalawa po niya yung nag-message sa atin. Nag-aaral. Meron tayo dito yung pag-uwi. Saka pansit. Saka mga dilata. Ate, ano? May bihon din dito. Saka sabon, shampoo. Saka Colgate. Ano po? Kaya, malaking tulong na po yan sa amin. Ayan, maraming salamat po ulit sa The Golden Heart Group.